Ang mayaman na bisita ay nilait ang ama ng groom, pero nang kunin ng matanda ang mikropono, ang lahat ay natigilan. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay lumatag na sa Phillip State, pinipintahan ang malawak na coffee fields na nababanat sa layong hindi mo na matatanaw. Si Donovan Cooper, isang binatang lalaki na may seryosong tingin at may kalyo ng kamay, ay nagtatrabaho kasamang kanyang ama na si Michael, nagtatanim ng mga halaman na henerasyon ng bumubuhay sa kanilang pamilya. Simulat sa pool ng kanyang pagkabata ay nakasanayan na ni Donovan ang pamamahala sa kanilang lugar kung saan nakadikta ang pagtatanim at pag-aani sa bawat panahong dumarating. At higit sa lahat ay ang hindi mapapantayang presensya ng Phillips family. Si Michael, isang lalaki na kilalang hindi asalita, ay laging nandyan para ikarangal ang kanyang anak. Mabilis ang naging paglaki ni Donovan, taglay ang lakas at determinasyon na kailangan sa kanilang trabaho. Pero may isang bagay na nagdudulot talaga ng kakaibang pakiramdam kay Michael. Ito ay ang pagiging malapit ni Donovan kay Marina Phillips, ang anak na may-ari ng state. Simula nang sila ay mga bata pa lang ay matalik na magkaibigan ang dalawa at madalas nagtatakbuhan sa fields, naglalaro gamit ang mga nakukuha nilang maninipis na sanga at sadyang masaya silang palaging magkasama. Pero ang inosenteng pagkakaibigan na yon ay nabago na. Ngayon sila ay nasa 20 anyos ng parehas. Natagpuan na lang ni Donovan ang kanyang sarili na sadyang napapaibig na kay Marina at parehas lang din ang kanilang nararamdaman. Si Marina, dahil sa mahaba nitong brown na buhok at maliwanag na mata, ay sadyang naakit na kay Donovan nung una pa lang dahil umano sa pagkasimple nito at malakas na personalidad. Hindi gaya ng mga lalaki sa syudad na pumapaligid sa kanya, si Donovan ay walang hinahabol na mataas na estado o karangian sa buhay. Siya ay totoo lang na siyang nagugustuhan ni Marina. Nagkikita ang dalawa ng pasikreto noong una. Naglalakad sa fields sa kalagitnaan ng takip silim habang nagsasagawa ng pangako sa isa't isa. Iniisip na agad nila ang hinaharap. Kahit pang hinaharap na yon ay pupwedeng maging mahirap. Hanggang sa ama ni Marina na si Francis Phillips ay nagsimula ng mapansin ang lumalaking koneksyon. Namumuo sa dalawa. Isang mapagmanipulang tao si Francis. Nakasanay ng kontrolin ng lahat sa kanyang paligid. At hindi niya hayaan ang kanyang anak, ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking yaman sa kanilang rehiyon, ay mapupunta lamang sa lalaking may mababang antas sa buhay. Si Donovan ay isang mahusay na magagawa at walang magdududa sa bagay na yon. Gayunpaman, para kay Francis ay isa lamang siyang ordinaryong tauhan, gaya ng iba. Isang umaga, habang nagtatrabaho kasamang kanyang ama, ay nadama na ni Donovan ang atmosfera na lumalaking tensyon. Dumating si Francis sa kanila sakay ng isang kabayo, taglay ang isang seryosong ekspresyon. Bumaba na ito ng kabayo at agad na pinalapit si Donovan. Binaliwala na ang ama nito na kanyang katabi. "Donovan," may otoridad na pagsasalita ni Francis. "Minamasdan ko yung mga ikinikilos mo. Alam kong palihim kayo nakikita ng aking anak." Binalot bigla si Donovan ng tensyon. Sinusubukan na lang na maging kalmado. Alam niya naman na ang sandaling iyon ay ganap ding mangyayari. "Ako po at si Marina ay maraming taon nang naging magkaibigan. Malapit na po kami noon paman at wala po nagbabago doon." Pangangatwirang salita ni Donovan. At marahan na siyang nilapitan ni Francis pagkatapos. Nagsalita sa mababa at nakakatakot na tinig. "Magkaibigan? Huwag nga ako ang niloloko mong bata ka. Alam kong hindi na lang magkaibigan ang turingan niyo sa isa't isa. Gusto ko lang linawin sa'yo na dapat dito na ito magtapos. Kung hindi mo lulubayan si Marina, ikaw kasama ng ama mo, ay maninirahan sa kalsada at sisiguraduhin ko yan." Ang pananakot ay naging mabigat na anim may isang malakas na bagyong paparating. Waring kumulo naman ang dugo ni Donovan at napaatras na lamang. Hindi na niya malaman kung ano pa ang kanyang gagawin. Nawaring ang lahat ay tuluyan ng masisira. Kailangan niya ng tamang oras. Kailangan niyang maghanap ng paraan kung paano itong mareresolbahan nang hindi siya mapapahamak, gayon din ang kanyang ama. "Nauunawaan ko po kayo, senyor," tugon ni Donovan na nagawa na rin magbaba ng kanyang tingin. Ang kanyang mga kamay ay nakayukos.
Nasa galit na hindi lamang niya pinapahalata, si Francis napatingin pang muli ng seryoso bago sumampa sa kanyang kabayo at ilang saglit pa ay nagawa ng lumisan. Naiwan si Donovan na nasa malalim na pag-iisip. Alam niyang hindi nagbibiro si Francis. Malinaw ang kanyang sinabi na siya at ang kanyang ama ay masisisante sa trabaho nang walang pagdadalawang isip. Kamakailan nang magbalik na siya sa maliit nilang tahanan sa likod ng estate ay nagawa ng kausapin ni Donovan ang kanyang ama. Si Michael naman na nakapwesto sa isang mesang kahoy ay tahimik lang na nadinig. Napabuntong hininga na rin si Donovan. Anak, alam ko namang mahal mo si Marina, pero ang mga taong yon. Mga mapanganib sila, taglay ni Francis ang kapangyarihan na higit pa sa iniisip mo. Na kung gugustuhin niya lang ay kaya nila tayong ipapatay agad-agad. Naniniwala naman si Donovan sa kanyang ama, pero ang pagmamahal na nadarama niya kay Marina ay mas malakas ng di hamak kaysa sa nadinig niyang pananakot. Marami na rin silang pinagdaanan, kaya't hindi siya susuko ng ganun lang kadali. Nang gabing iyon ay binalot na ng katahimikan ang kanilang tahanan. Nakabuo na rin si Donovan ng pagdedesisyon, plano niyang lampasan ng lahat hanggang sa dulo anuman ang mangyari. Wala siyang kamalayan ang pagdedesisyon na yon ay magdudulot ng isang masamang epekto na mas matindi pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang araw ay nagsimula sa state ng normal lamang. Ang mga manggagawa ay nagkalat sa malawak na fields tinatapos ng kanya-kanya nilang gawain. Gayunpaman para kay Donovan, ang bigat ng pakikipagkonversasyon niya kay Francis ay nananatili pa rin sa kanyang isipan. Bumabalot sa loob niya na waring isang makapal at maitim na ulap. Sinubukan ni Donovan na magbigay tuon na lang sa kanyang trabaho. Pero ang pananakot na yon ay nagpapabalik-balik lang sa kanyang memorya. Hindi katagalan si Francis, gaya ng inaasahan, ay nagawa na rin kumilos. Hindi na natutuwa ang kanilang amo, kaya ng umagang iyon ay nalagay na sa alanganin ng lahat. Sa kanyang pagdating sa state headquarters, sakay na naman ng isang kabayo, ay sa bar na nabungaran ni Francis si Donovan. Hindi na niya hayaan pang magpatuloy ang lahat, nahahantong pa sa mas malalang problema. Siya ay bumaba ng kanyang kabayo at agad na sumigaw. Donovan, ilang beses ka bang kinakailangang sabihin sa'yo na lubayan mo ng aking anak? Napalingon si Donovan at kagad na nasalubong ang tingin ni Francis. Ilang gabi na rin hindi nakakatulog si Donovan sa kakaisip kung ano ba ang kanyang gagawin. Isa lang ang nalalaman niya na hindi siya aatras dahil ang pagmamahal niya kay Marina ay totoo at hindi madaling matitibag. Señor Francis, mawalang galang na ho, salita ni Donovan na pilit pinapakalmang kanyang tinig. May karapatan po si Marina na piliin ang lalaking gusto niyang mahalin at makasama sa buhay at mahal na mahal ko po ang inyong anak. Si Francis ay hindi naman nagpatinag at mas lalo pang lumapit. Nangangalit na ang ngipin ni Francis sa galit bago siya tuluyang nagsalita. Masyadong matigas ang ulo mo, Donovan. Wala kang alam sa pinapasok mo. Iniisip mo ba na kaya kang punan ng pagmamahal na yan? Iniisip mo bang kaya mong protektahan ang anak ko sa mundong ginagalawan namin ngayon? Umabante pa ng paghakbang si Francis sa puntong wala nang maatrasan pa si Donovan. Isang beses na kitang nabalaan at ngayon binabalaan kita sa huling pagkakataon. Kung hindi mo palulubayan si Marina ay hindi lang ikaw ang masisisante, kung hindi maging ang ama mo rin. Naunawa ni Donovan na sa pagtatrabaho lamang sa coffee field ang inaasahan ng kanyang ama. Hindi lamang siyang magdurusa sa kakahinatnan ng lahat kapag nagkataon, kundi si Michael na maraming taon nagtatrabaho doon. Ang puso ni Donovan ay naging mabilis sa pagtibok. Magkahalong takot at galit ang dumadaloy sa kanyang ugat. Nadadaman niya ang mabigat na sitwasyon, pero hindi pa rin niya nais na abandonahin si Marina. Ang tensyon ay mas lalo pang lumaki at ang main house ng state ay wala ding pinag-iba. Nang matuklasan ni Marina ang muling pagkumpronta ng kanyang ama kay Donovan, ay kaagad na siyang bumaba ng hagdan. Hinanap niya ang kanyang ama at nakita niya ito sa kanilang bakuran. Napagtanto ni Marina na kailangan din niyang manindigan. Dad! Kanyang sigaw. Taglay ang matang nagliliyab na sa galit. Ano bang ginagawa niyo? Napatingin ng bigla si Francis sa kanyang anak. Nasorpresa na makitang siya't baka nadinig ang ilang parte ng kanyang pakikipagkonversasyon. Si Marina ay lumapit sa kanyang ama na may determinasyon. Hindi natatakot sa lalaking kanyang tinitingala at nirerespeto.
ang kanyang pagmamahal kay Donovan ang siyang magpapatapang sa kanya. Hindi ba sinasabi ko sa inyo, Dad, na mahal ko si Donovan? Hindi ko siya isusuko ano man ang gawin mo. Napailing na lang si Francis, hindi makapaniwala sa lakas ng loob at inaasal sa kanya ng kanyang anak. Inaasahan niya ang kanyang anak na susunod lamang sa plano ng kanilang pamilya na magpakasal sa isang lalaking may mataas ding estado sa buhay, yung hindi isang empleyado lamang o normal na manggagawa. Naglalaro ka ng apoy, anak, pangungunang sagot ni Francis sa seryosong tono ng boses na tila binabalaan ang kanyang anak na isang panganib na hindi nito nakikita. Ang lalaking yun ay hindi para sa'yo. Hindi niya maibibigay ang buhay na gusto mong makamit. Maniwala ka sa akin na sisirain niya lang ang lahat. Hindi naman nagpatinag si Marina. Ang kanyang mga matay nagkinangtaglay ang magkahalong lungkot at determinasyon. Napaluha na lang siya ng hindi sinasadya. Ang desisyon ay naisakatuparan na at ayaw na niyang mabuhay na parang isang bilanggo. Gayunpaman ang bigat ng katapatan niya sa kanyang pamilya ang dumudurog sa kanya ng labis. Sadyang mas malakas lang ang pag-ibig na kanyang nararamdaman. Hindi ako o si Donovan ang sumisira ng lahat, Dad. Kung hindi ikaw, ang pagkaganid mo, Dad. Yung karangalang pinagmamalaki mo, kayo mismong nagtataboy sa akin. At wala namang magbabago sa pagmamahal kong nararamdaman para kay Donovan. Si Francis ay nagalit ng sobra. Pero bago pa man siya makatugon at nagpakita ng bigla si Michael sa eksena, waring nadama ang matensyong atmosfera sa paligid. Aksidente niyang nadinig ang pananakot ni Francis, dahilan para maging desidido si Michael sa pagbibigay proteksyon sa kanyang anak. Sa kanyang paglapit ay nakuha na rin ni Michael ang atensyon ni Francis. Senyor Francis, alam kong nag-aalala lang po kayo sa inyong nag-iisang anak na babae. Pero si Donovan ay isang napakabuting bata. Wala siyang gagawin na ikakasakit ng babaeng labis niyang minamahal. Naging kalmado lamang si Michael, sinusubukang mapahupa ang sitwasyon. Tinignan na rin ni Francis si Michael na may panlulumo. Kung ano man ang nangyayari sa akin at ang aking anak ay wala ka ng pakialam na kung gusto mo pang magtagal sa pagtatrabaho dito, ay sana makontrol mo na ang iyong anak. Ito na ang huling pagkakataong ibibigay ko sa inyo. Naging malinaw ang pananakot sa boses ni Francis, tumalikod na ito ng tingin at ganap ng lumisan. Iniwan si Michael doon ng tahimik. Matapos ang lahat ay nagkaroon na ng pagkakataon si Michael na makausap ang kanyang anak at si Marina. Kailangan niyong mag-ingay, sambit ni Michael. Dala ang tinging napupuno ng pangamba. Hindi susuko si Francis. Isa siyang makapangyarihang lalaki. Simula ngayon ay kailangan niyong maging matalino sa mga bagay na inyong gagawin. Naiintindihan ni Donovan ang kanyang ama at tama ito para sa kanya. Labis na siyang nagpapangunahan ng kanyang pag-aalala. Ang panganib na dala ni Francis ay hindi na mawala sa kanyang isip. Ang takot na tuluyan nang mawawala sa kanyang lahat na siyang ikakabagsak din ng kanyang pamilya. Si Marina naman sa kabilang banda ay naging matatag pa rin sa kanyang nararamdaman. Hindi hinayaan ng kanyang ama na pamunuan ang kanyang tunay na nararamdaman. Nakahanda siyang lumaban kahit pang ibig sabihin nito ay ang pagtataksil sa sarili niyang kadugo. Isang mainit na tanghali ay muli na namang nakita si na Donovan at Marina sa isang parte ng lugar na malayo sa mga mata ng kahit na sino. Sa bawat oras na sila'y magkasama ay waring napapahinto ang oras. Waring nababaliwala na nila kung ano man ang nagaganap sa paligid. Ang kanilang pagmamahal ay lumaki lamang ng lumaki habang nagtatagal. Habang nakasilong sa anino ng isang malaking puno, ay marami silang napagsaluhang masasayang sandali ng kanilang nakaraan. Si Donovan ay marahan na napatingin kay Marina, taglay ang ngiti sa kanyang labi. Naaalala mo pa ba ng mga bata pa tayo? Hindi ba naghahabulan pa tayo dito noon ng walang sawa buong maghapon? Para tayong walang pakialam sa mundo. Napangiti naman si Marina at dahan-dahang napahawak sa kamay ni Donovan. Oo naman, hinding-hindi ko makakalimutan. Napakasimple pa noon ang mundo para sa atin. Malaya sa sosyal na obligasyon at ekspektasyon ng pamilya. Ng mga panahong yun, ang tanging mahalaga lang ay ang ating pagsasama. At yung koneksyong nabubuo sa atin na ngayon ay nauwi na sa isang bagay na mas malalim. Siyempre, naalala kong lahat, hindi ko nga naisip ni isang araw magiging ganito tayo. Lalo maraming balakid na humaharang sa ating pagsasama. Napahigpit bigla si Donovan sa paghawak ng kamay ni Marina. Alam kong mas komplikado ang sitwasyon ngayon.
Pero hindi tayo pwedeng sumuko na lang. Hindi ko kayang isukong nararamdaman ko sa'yo. Ang dalawa ay lumaking magkasama at ang pagmamahalang na buo sa kanila ay totoo na walang sino man ang makakapagbura. Sa kabila ng pagkawalang awa at lakas ni Francis, ay nakahanda pa rin si Donovan na harapin ang lahat. Hindi ko hahayaan na mawala ka. Lalaban ako anuman ang mangyari. Papakasalan kita, Marina. Hindi natin kailangan na pagsang-ayon ng iyong ama. Kanyang sambit sa kabila ng kanyang takot na nadarama. Maraming kayang gawin si Francis at maraming bulong-bulungan ang nakakalat sa buong state. May kinalaman sa mga nakakasuspecha niyang gawain. Pero ang pagmamahal niyang nararamdaman ang siyang nagpapatapang sa kanya. Ang desisyon niya ay buo na. Sila ay magpapakasal at walang sinuman ang makapipigil noon na mangyari. Simula ng araw na yon ay nagsimula na ang kanilang plano ng pagpapakasal. Alam na ni Donovan at Marina na ang kaunting pagiging pagkakamali sa kabilang kilos ay magdudulot ng hindi maganda. Naging maingat sila at naisip na kailangang pasimplihin na lang ang selebrasyon. Isang kasalang malayo sa mata na mapanghusgang mga tao na nabibilang sa mataas na estado ng buhay. Walang ibang mahalaga sa dalawa kundi ang tindi ng kanilang nararamdaman. Sa kabila nito, ang memorya ng kanilang kabataan ay bigla na lang nangingibabaw. Imposible na para kay Donovan na hindi alalahanin ang nakaraan nila ni Marina. Mga panahong masaya lamang sila at malaya. Ang admirasyon na darama ni Marina ay bunga ng katalinuhan at kabutihang tinataglay ni Donovan. Sa puntong ito, habang ang dalaway nagpapatuloy sa kanilang sekretong plano, ay ilang pag-uusapan na sa state. May kinalaman kay Francis ang kumakalat. Ang mga trabahador ay nagbubulungan na sa mga nakakasuspecha niyang business deals at pagiging involved ni Francis sa mga taong mapanganib na gaya niya. Gayon na din ang misteryosong pagkawala ng ilan niyang empleyado at ilang tagalabas na sadyang nakakaagaw ng pansin. At bagamat may suspecha na rin si Marina sa kanyang ama ay tumatanggi pa rin siyang paniwalaan na pupwede itong masangkot sa isang bagay na terrible. Si Donovan naman sa kanyang parte ang nakinig lamang sa mga sabi-sabing nagkakalat at nag-aalala na ng sobra. Napapagtanto niyang hindi lamang isang may impluwensyang tao si Francis, kundi isang tao rin na may kakayahanan na gumawa ng masasamang bagay para maprotektahan ang kanyang interes. Tanging ang pag-ibig niya lang kay Marina ang siyang nagtutulak sa kanya na kumilos at magpatuloy sa kabila ng panganib na pumapaligid sa kanila. Si Michael, na laging nakasubaybay sa kanilang anak, ay nagsimula ng makapansin ng pagbabago kay Donovan sa kabila ng ginagawa nitong pagtatago. Halatado dito na may bagay sa kanyang bumabagabag. Isang gabi, pagbalik ni sa worker's house ay naisipan na ni Michael na kumprontahin si Donovan tungkol sa kung ano ang nangyayari. Ano nangyayari sa iyo, Donovan? Kailangan mo mag-isip ng maingat, sambit ni Michael sa boses na may pag-aalala. Alam kong mahal mo si Marina, pero ang labang kakaharapin mo iba sa iniisip mo. Hindi mo kaya si Senyor Francis dahil hindi siya ordinaryong lalaki lamang. Kung totoo man ang mga naririnig mo, malamang ngayon alam mo nang nalalagay ka sa panganib. Nakinig naman si Donovan sa pagsasalita ng kanyang ama. Gaya dati ay tama naman ito, pero ang desisyon niya hindi na mababali pa. Hindi siya pwedeng tumalikod na lang. Dad, alam ko ang panganib na sinusuungan ko, pero hindi ko siya pwedeng sukuan. Si Marina at ako ay magpapakasal, ano man ang mangyari, hindi na magbabago yun. Napabuntong hininga na lang si Michael, naisip na wala na rin siyang magagawa para makumbinsi ang kanyang anak na sumuko. Si Donovan ay lumaki bilang isang lalaki na may matibay na paninindigan at walang anumang pananakot ang makakapagpabago ng kanyang isip. Gayunpaman ay labis na binabalot ng pangamba ang puso ni Michael. Ang kakahinatnan ng kanyang wagas na pagmamahal ay mas magiging seryoso pang higit kaysa sa inaasahan ni Donovan. Sa paglipas ng araw, ang pagkikita ni Donovan at Marina ay naging madalas pa at pasekreto. Naging maingat din silang maging makagawa ng anumang pagkakamali. Ang kasalanan ang magiging unang hakbang patungo sa panibago nilang buhay malayo sa takot at panganib na pupwedeng maibunga ni Francis. Nakahanda talaga ang dalawa na ipaglaban ang kanilang nararamdaman at walang sino man ang hahayaan nilang makahadlang sa daang napili nilang tatahakin.
Nagsisimula pa lang ang laban at ang hinaharap ay wala pang kasiguraduhan. Ganap pa rin nilang naisagawa ng patago ang simpleng seremonya. Naganap ang plano sa isang lupa na pag-aari ni Marina. Napapaligiran na nagtataas ang pader at malawak na hardin kung saan nagpapasimula ang reception. Ang mga bisita ay nagsisimula ng magbulungan at mapatingin na may panghuhusga. Si Marina, ang anak ng isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa rehiyon. Habang si Donovan naman ay sa lamang mabuting lalaki na bata pa lang ay nagsilbi na sa state. Maraming mga taong naruroon ang nagbubulong-bulungan ng kritisismo laban sa kanila sa hindi mahalatang paraan kung paano ang isang mayamang babae ay magpapakasal sa isang lalaking may mababang kalidad. Alam ng dalawa na ang gagawin nilang pagpapakasal ay pagbibigay deklarasyon na rin sa matindi nilang pagmamahalan sa kabila ng malaki nilang sosyal na pagkakaiba. Naging kakaiba ang atmosfera sa kanilang kasal. Si Francis ay naruroon na rin at minamasdan sila sa hindi mababasang ekspresyon. Hinding-hindi niya matatanggap ang kasalan na yon, pero wala siyang ginawa na anuman nang hindi tuluyang malayo sa kanyang-kanyang anak. Ganun pa man, ang kanyang presensya ay naging patuloy ng pagpapaalala na wala pa rin sa kapayapaan ang lahat. Ang tensyon sa pagitan ni na Francis at Donovan ay hindi na maitatanggi. Si Michael na hindi lumalayo sa tabi ng kanyang anak ay dinadama na ang bigat ng mapanghusgang mga tingin mula sa mga bisita. Nang matapos ang seremonya at pagsusumpaan, ang lahat ng mga bisita ay nagkasama-sama na sa Grand Hall para sa reception. Ang atmosfera na dapat masaya ng mga sandaling iyon ay naging hindi komportable para sa bagong kasal. Si Marina, suot ang napakaganda niyang wedding dress, ay isinantabi na lamang ang mga malisyosong komento na kanyang nadidinig, habang si Donovan ay dinadala ang bigat ng panghusgang iyon sa kalagitnaan ng reception. Sa kalagitnaan ng reception, si Michael ay naimbitahan na magbigay ng speech para sa karangalan ng bagong mag-asawa. Bagamat isa siyang lalaking hindi masalita, alam niyang ang sandaling yon ay napaki-importante. Tumindig siya sa kabila ng kanyang pagka-nerbiyos. Inihanda na niyang kanyang sarili sa pagsasalita habang ang atensya ng lahat ay unti-unti nang natuon sa kanya. Gusto ko lang na, nagsimula si Michael sa pagsasalita na napupuno ng mabibigat na emosyon. Pero bago pa siya makapagpatuloy, ang tunog na nagmamadaling paghakbang ay umingay na sa buong hall. Isang babae na may seryoso at determinadong ekspresyon ang tumulak sa mga bisita para makaabante. Ito ay si Isabel, ang dating state employee na nasisante may ilang taon nang nakakaraan ng walang dahilan. Napupuno ng tensyon ang kanyang wangis at ang kanyang mga mata ay makikitaan mo ng tapang at indignasyon. Sandali, pambungad na salita ni Isabel na umawat kay Michael sa tuluyang pagsasalita. Ang kani-kaninang nagbubulungan ng mga tao sa paligid ay natigilan na lang bigla at nawala ng imik. Si Francis naman na nakaupo lamang ay napatayo na rin. Waring nabagabag sa hindi inaasahang pagpapakita ni Isabel. Nalungkot si Marina katabi si Donovan. Hindi nalalaman kung ano ang mangyayari. Ang puso ni Donovan ay nagmabilis sa pagtibok. Hindi ko na kayang manahimik pa. May isang seryosong bagay ako na kailangang sabihin. Ang lahat ng tao dito ay kailangang malaman na katotohanan tungkol kay Francis Phillips. Nagkatinginan na ang lahat at nagkaroon ng kanya-kanyang pagbubulungan. Sinubukan ni Francis na makialam pero mas naging mabilis si Isabel sa kanya. Ilang taon din ako nagtrabaho dito kung saan nakakita ako ng mga kaduda-dudang bagay hanggang sa tuluyang ko nang madiskubri kung ano talaga ang tunay na nangyayari. Sa mga sandaling iyon, ang tingin ng lahat ay natuon na kay Francis na namutla ng bigla at waring naging bato sa kanyang kinatatayuan. Si Mr. Phillips ay involved sa ilang organisadong krimen. Siya ang responsable sa sunod-sunod na pagkawala ng tao sa buong rehiyon. Nang madiskubri ko ang katotohanan, ay sinubukan niya akong kikilan ng aking tinanggihan, kaya nasisanti ako. Nagiging halatado na rin ang pagkatarantang dumadaloy kay Francis. Si Marina naman ang madinig ang mga salita ni Isabel, ay nagkaroon ng kakaibang mabigat na pakaramdam. Totoong may suspecha na siya sa kanyang ama, pero hindi niya kayang maimahin na magagawa ito ng isang bagay na masama. Walang katotohanan yan, sigaw ni Francis. Sinusubukan pang makuha ang pagkontrol sa sitwasyon. Niloloko lang kayo ng babaeng yan. Sinisanti ko siya dahil tamad siya at hindi mapagkakatiwalaan. Sa kabila nito, hindi naman din nagpadaig si Isabel.
Hindi ako nagsisinungaling. Saka wala na ako kailangan sabihin pa dahil nandito ng mga pulis na siyang magpapatunay na totoo ang sinasabi ko. Dumating na rin si Xena ang police officers. Nakaagad lumapit kay Francis dala ang seryoso nilang expression. Mr. Francis Phillips, inaaresto po namin kayo, salita ng isa sa pulis, matapos magpakita ng badge. May sapat po kaming ebidensya para patunayan ang inyong nagawang krimen. May ilang buwan na po namin kayong palihim na iniimbestigahan. Sa pagkasindak ng mga bisita ay napaatras na silang bigla. Si Marina na napaparalisa na sa kanyang kinatatayuan ay minamas na lamang ang eksena. Nahihirapang iproseso ang lahat ng hindi inaasahang pangyayari. Ang lalaki na kanyang tinatawag bilang ama na siyang nagbigay kontrol sa kanyang buhay at humawak sa state ng may kamay na bakal ay tila natanggalan ngayon ng maskara bilang isang kriminal. Wala na rin nagawa si Francis at hindi na nanlaban pa. Napusasan siya at ganap ng dinala ng kapulisan pero nagawa pa rin niyang lingunin si Marina. Pero sa pagkakataong ito ay wala ng pagkaarugante sa kanyang mga tingin. Habang magkatabi ay marahang hinawakan ni Francis ang kamay ni Marina. Alam niyang ang kanilang buhay pagkatapos ng mga nangyari ay tuluyan niyang magbabago patungo sa isang bagong pagsisimula. Isang daang magbabago kung maituturing pero patungo sa pagiging malaya. Si Michael ay napapayuko na lang sa puntong iyon ng sandali. Nadadala pa rin sa eksena ang kanyang nasaksihan. Ang pagpapakasal ni na Donovan at Marina hindi lamang na pag-isa sa kanilang mga puso't kaluluwa. Kung hindi nagbigay si Wallet din sa nagdidilim na sikretong matagal nang naitatago. Kasabay ng pagkawala ni Francis sa eksena dahil sa nangyari ay naiwan ng venue sa labis na katahimikan. Ngayon ay mas napapaharap na ang bagong kasal, mas mahirap na hamon. Ang lalaki na nagbigay manipulasyon hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa mga tao rin kanyang nasasakupan sa loob ng maraming taon. Ngayon ay napayuko na, napusasan at nakahanda ng ikulong ng mga otoridad. Ang imperyong iniingatan niya ay nayanig na ng tuluyan. Ang mga bisita ay nagkatingin na namang muli, tila natitigilan pa rin sa kanilang nasaksihan. Hindi sila makapaniwala na ang dating makapangyarihang si Francis Phillips, isang lalaki na hindi basta mahawakan at may malakas na impluwensya ay mahuhuli lamang ng ganong kadali. Para kay Donovan, ang mga nangyari ay naging isang special na sandali lamang kung saan nagliwanag ng katotohanan. Ito ay magiging pasimula sa isang bagay na mas magiging komplikado pa at mapanganib. Hindi pa rin makakibo si Marina. Nanginginig ng kanyang mga binti at waring naging mabigat ang hangin. Ang bawat nadinig niya kay Isabel ay nagpaikot-ikot sa kanyang isip. Ang mapusasan ng kanyang ama at madala ng mga pulis sa isang bagay na hindi niya naiimaheng mangyari. Alam ko namang may mali pero ganito, mahinang salita ni Marina sa sarili. Alam ni Donovan na labis na nasasaktan si Marina pero mas importante ngayon ang kanilang kaligtasan at kung ano man ang pupwedeng mangyari. Alam kong mahirap, Marina. Alam kong mahirap. Marahan niyang salita sa kanyang asawa. Pero kailangan nating umakto ng mabilis. Masasabi nating sumuko sa ngayon ang iyong ama pero may ibang tao pang nasasangkot sa kanyang malamang. Wala tayong nalalaman kung ano pang pupwedeng mangyari sa susunod. Iniisip ng mabuti ni Marina ang bawat sinalita ni Donovan at tama siya. Naniniwala din si Marina na hindi lamang mag-isa ang kanyang ama sa mga organisadong krimen niyang nagawa. Na ang ilang miyembro ng network nila ay pwedeng maghiganti sa kanila sa anumang oras at pagkakataon. Kaya naman mas natakot pa si Marina, hindi lamang para sa kanyang ama, kundi para sa kanyang sarili na rin at kanyang minamahal. Si Michael ay inobserba na lamang ang lahat sa distansya, tanglay ang ekspresyon ng napupuno ng pag-aalala. Sigurado siya ng pagka-aresto kay Francis ay ang pagsisimula pa lamang ng mahaba at mahirap ang daan para sa kanilang lahat. Ang mafia na kinabibilangan ni Francis ay tiyak na hindi hahayaan ang sitwasyong hindi nakikialam. Kung si Francis ay nabibilang talaga sa linya ng mapapanganib na personalidad, ay malamang nababalikan ng mga ito ang kusino mang mahalaga sa kanya. Ang malamang si Marina at si Donovan ang kanilang isusunod, ang ideyang ito ay labis na nagpaluha kay Marina na waring nayanig ang mundo sa kanyang kinatatayuan. Inakala niyang nasa mahirap na siyang sitwasyon nung panahong nasa kontrol pa siya ng kanyang ama. Pero ngayong ganap na siyang nakalaya ay mas magiging mapanganib pa pala ang lahat. Para mapagaan ang loob ni Marina ay mahigpit na itong hinagka ni Donovan.
Naunawaan nilang matindi nilang pagmamahalan na pinaglalaban noon ay masusubok na rin sa paraang naiiba kaysa dati. Umuwi na tayo, salita ni Donovan sabay tingin sa kanyang ama't kay Marina. Kukunin natin kung ano yung ating kailangan. Aalis tayo bago pa may masamang mangyari. Napatungo na lang si Marina bilang pagsang-ayon, naluluhaman pero determinado. Alam niyang ang pagtakas na lamang ang kanilang pwedeng gawin. Kailangan nilang masigurado ang kanilang kaligtasan. Kailangan nila ng sariwang pagsisimula, malayo sa lahat na naging kaganapan. Agad na rin nagsialisa ng mga bisita, dala na rin ang kanilang takot at kaba. Sina Michael, Donovan at Marina ay lumisan na ng hall. Ang atmosfera ng tensyon ay nanatili pa rin sa hangin. At ang pagbubulong-bulungan ay kanila pa rin nadidinig. Pero wala nang nakapagbigay ng atensyon pa sa tatlo. Ang mahalaga ngayon para sa kanila ay ang makalayo ng state at ang makaligtas sila sa anumang panganib. Pagka-uwi ni Marina sa kanyang tahanan ay tinulungan na siya ni Donovan na mag-impake ng mga gamit. Magiging maayos tayo mahal, kumalma ka lang. Pagpapalakas loob na salita ni Donovan kay Marina na patuloy pa rin nag-aalala. Alam kong para itong bangungot sa ngayon pero malalampasin din natin ito. Si Marina ay napapalingon na lang sa kanyang paligid, naiisip na ang lugar na kanyang kinakalakihan. Simulat sa pool ng pagkabata ay tuluyan na maglalaho. Ang lahat ng mga bagay na inakala niyang hindi na mababago ay maglalaho na ng tuluyan. Matapos maihanda ng tatlo ang kani-kanilang mga kailangan ay lumisan na sila na hindi gaanong umaagaw ng atensyon ng iba. Magiging mas mahirap ang daang kinakailangan nilang tahakin ngayon at hindi hamak na mas mapanganib. Nagtitiwala na lamang ang tatlo na wala silang ibang kakayanin hanggat sila'y patuloy na nagkakasama. Napapayugyug na lamang sila sa loob ng sasakyang minamaneho ni Donovan dahil sa hindi sementadong daan na kanilang tinatahak patungo sa isang lugar na wala silang kaalaman. Sa kabila nito ay naging tahimik naman ang tatlo, taglay nilang magkakaibang kaisipan ng mga sandaling ito. Kahit pa nasa kulungan, si Francis ay nagkalat pa rin ng kanyang impluensya sa syudad. Wala silang ibang paraang magagawa kundi ang lumayo at manghingi ng tulong. Nang dahil sa ginawa ni Isabel, ay napasa kami na ng mga pulisang sapat na ebidensya na nagbunga sa malaliman pang pag-iimbestiga sa criminal network ni Francis. Nagawa na rin kausapin ni Michael ang kapulisan para sabihin ang kanilang kinatatakot, kaya't kagad silang nalagay sa Witness Protection Program. Mabilis na nabura ang kanilang identities. Nabigyan sila ng bagong pangalan ng panibagong mailayo sila sa posibleng kapahamakan. Kinakailangan nilang lumayong tatlo patungo sa isang lugar kung saan hindi sila masusundan. Ngayon, taglay ang bago niyang pangalang Victor ay napapaharap na si Donovan sa hamon ng pagiging isang masigasig na asawa. Clara naman ang naging pangalan ni Marina, habang si Michael ay nagpakilala naman ngayon sa pangalang Samuel. Tanging ang pagsasamahan na lang ng kanilang magiging pamilya ang kanilang magiging sandigan. Ang maliit na bayang kanilang napuntahan ay nagbigay daan naman sa kapayapaang matagal na nilang hinahanap. Si Clara ay nahihirapan ng tanggapin ang lahat ng nawala sa kanya. Sa ngayon, sa kanilang maliit nilang bahay na tinirhan ay walang inatupag si Clara kundi ang tumanaw sa bintana. Pilit pa rin kinakaya ang ginawang kasamaan ng kanyang sariling ama na siyang humulma at nagbigay hugis ng kanyang buhay. Naging ganitong eksena sa bawat gabing nagdaan hanggang sa maglakas loob na siyang magsalita. Hindi ko inakalang mabubuhay ako ng ganito. Ramdam ni Victor na nabigla si Marina sa mabilisang pagbabago ng kanyang buhay. Lumaki si Marina sa mundo ng pribilehiyo na napapaligiran ng pag-aalaga at seguridad na naglahong lahat na parang isang usok. Hindi lamang ito basta pagtatapos ng kanyang buhay na nakasanayan, kundi ang pagkakasira ng pangalan ng kanyang pinag-ugatan. Alam kong hindi ito madali para sa iyo, mahal. Mahinang salita ni Victor na kaagad humawak sa kamay ng kanyang asawa. Pero magkasama naman tayo sa hamong ito. At sa kabila na nangyayari, ay may tsansa pa rin tayong bumuo ng isang bagay na bago. Bagay na totoo, na malayo sa kasinungalingan. Napatingin na lang din si Clara sa kanya. Totoo naman ang kanyang sinabi. Ang pagmamahala nila ay hindi naman nayanig sa kabila ng mga naging kaganapan. Si Donovan na lang na si Victor sa ngayon ang kanyang nagiging lakas at sandigan para makasanayan ang bagong buhay. Dahil dito ay mas naging matatagpa ang kanilang pagsasamahan.
Makalipas ang ilang linggo ay nagawa na ring makasanay ng pamilya ang bagong rutina ng kanilang bayan. Ang bayan kung saan sila naroroon ay sadyang mapayapa at nagtataglay lamang ng simpleng buhay. Nakapagtrabaho si Victor sa isang local workshop habang si Clara ay natuwang naman sa isang convenience store. Si Samuel na bigla na lamang nang hina ay nalagay na lamang sa maagang trabaho ng kanyang kakayanin. Sa paraang ito ay napapanatili nilang maayos at normal ang kanilang buhay. Gayunpaman sa kabila ng kaayusang ito, ang takot ay hindi pa rin tuluyang nawala sa kanila. Si Clara, partikular na, ay nadama na ang bigat ng pag-aalinlangan. Natatakot na baka may nakakilala na sa kanila nang hindi nila nalalaman. Sa bawat kotseng nagdaraan sa kanilang kalsada, ay sumasama lamang ang kanilang pakiramdam. Ang gabi nila'y laging nabubulabog ng bangungot. Kailan ba tayo magiging ligtas muli? Tanong ni Clara isang gabi kay Victor habang magkatabi sila sa kama. Sana nga Clara, pero sa ngayon, kailangan na muna nating maniwala na ligtas tayo. At huwag na mag-alala, ang importante ay magkasama tayo at walang sino man ang makakapag-alis nito sa atin. Sa kabila ng takot, ang bawat araw ay totoo namang nakakapagdulot ng pag-asa. Bagamat si Clara ay lumuluha pa rin sa pagkawala ng kanyang nakalipas na buhay. Ang kanyang pagmamahal kay Victor ay namumukadkad pa rin ng sobra. Masigit silang naging isa kaysa dati at tumindi lamang ang kanilang koneksyon at pagsasamahan. Si Samuel naman ay minamasdan lamang ang dalawa ng may karangalan. Nasa isip ni Michael na ang hamong ito ay susubok sa emosyon at mental na tibay ng mag-asawa. Naisip din niyang madalas ang kanyang dating amo na si Francis na kung ano kaya ang nabago sa buhay nito kung sakaling ibang landasin ang kanyang tinahak. Pero ang buhay ayon sa kanyang pagkakaunawa ay hindi lagi nakasunod sa kung ano ang ating gustuhin. Sa katagalan ay unti-unti na rin naibsan ang takot ng pamilya na ganap pa silang matatagpuan. Si Clara ang kahit na papaano'y nakabangon na sa bigat ng bawat nangyari. Hindi lamang siya nawala ng yaman, nawalan din siya ng ama at ng kasaysayan. Kung may mahalagang yaman man siyang tinataglay ngayon, ito ay ang kanyang pamilya. Taon ang makalipas, si Clara at Victor ay tuluyan na nagkaroon ng anak at masaya na sa kanilang matiwasay na pamilyang binubuo. Dito na sila nakatanggap ng balita sa isang pulis na siyang nangunguna sa pag-iimbestiga ng criminal network na kinabibilingan ni Francis Phillips. Sinabi ng investigador na ganap ng nakilala at nahuli ang ilan sa matataas na miyembro ng network at tuluyang nang nagiba ang kanilang koneksyon. Indikasyon na ganap ng ligtas ang lahat para sa kanila. Labis na natuwa si Clara sa ideyang makakabalik na siya ng kanyang tahanan at sa lugar na kaparte na si Legacia ng kanilang pamilya. Ang pamilya ay nagyakapan ng mahigpit sa sobrang kaligayahan at si Clara ay naluluhanan ng todo. Hindi na nila kinakailangan pang magpanggap. Pagkabalik sa lugar na kanilang sinilangan ay muli na naging maayos ang lahat. Ang dating maliit na tahanan na kanilang tinitirhan ngayon ay isa ng mansyon kung saan nila ipinagpapatuloy ang maganda nilang plano sa hinaharap. Si Michael nang nanguna sa pamamahala ng farm habang si Donovan naman ang kanyang nagiging katuwang sa lahat. Habang si Marina ay nagagawa na lamang dalawin ang kanyang ama na walang ibang sinasambit sa kanya kundi pagpapatawad. Sinabi ni Francis sa kanyang anak na labis na siyang nagsisisi sa lahat. Ang yugtong yun ng kanilang pag-uusap ay naging maemosyon na humantong din sa ligaya. Nang mabalitaan ni Francis na ganap na siyang magkakaapo, nangangako siya bilang lolo na magpapakabuti at babawi. Matapos na mapagbayaran ang kanyang kasalanan, naging state witness siya, kaya alam niyang mapagpapababa ng kanyang sistensya. Masaya si Marina sa kinalabasan ng lahat at ang kanilang buhay ay ganap ng naging maayos. Ang mansyon na tinitirhan ni Marina na napupuno ng lungkot at pagmamanipula, ngayon ay mabubuhay sa saya at kapayapaan. Ang coffee fields na pinamamahalaan ng pamilya Phillips ay mas nangibabaw ngayon sa buhay. Nakabangon sa kabila ng unos na dumating noon. Naging mas masikap ang bawat empleyado ngayon dahil na rin sa maayos at tapat na pangunguna ni Donovan. Siyang nakakalakihan ng mga natural na sistemang kinakailangan. Sa kabilang banda, si Francis ay nasasabik ng magpakabuti ng ganap ng makasama ang kanyang anak at kanyang darating na apo, ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng madilim na pangyayaring naganap sa nakaraan,
ay muling nakabangon patungo sa mas maganda tapat na buhay na tila isang magandang bahaghari pagkatapos ng isang malalang unos.